Naranasan niyo na ba yung nafo-frustrate na kayo sa pag-aaral o pag-review dahil sobrang daming gamit, kalat at papers ang nasa workspace niyo? As a college student na lagi talagang maraming inaasikaso at maraming nasa isip, common ang magkaroon tayo ng problems with organizing our things. Last time, we talked about organizing your files in your laptop. Pero ngayon naman, let's talk about organizing the physical files that we have. Kasama na dito ang mga notebooks, index cards, reviewers, o kaya naman mga piniprint nating lectures and modules, the list goes on. At dahil kito nyo naman, sobrang dami nating pwedeng physical files na ginagamit sa school, mahirap talagang iwasan ng magkagulo-gulo na ang mga to. So when it comes to organizing the physical files we have, saan nga ba tayo pwedeng magsimula? Unang-una, importante muna ang i-determine natin kung ano nga ba ang physical files na regularly natin ginagamit. Ito ba ang notebooks natin, reviewers, modules, things like that. Everything else na meron tayo pero hindi natin masyadong ginagamit, kailangan natin i-assess kung importante pa ba ang mga ito sa atin o pwede nang itago o kaya naman gamitin ng soft copy. For example, dati ang gawain ko ay mag-print out ng mga syllabus ko sa start ng year. Inisip kong gawin yon para mabilis makita lahat ng mga kailangan ko throughout the year. Kaya lang, eventually, na-realize kong mas helpful naman yung kunin ko lang yung important information at ilipat sa calendar at organizer ko. Dahil dito, yung mga physical copies ng syllabus ay nagiging source lang ng tambak sa workspace ko. Sa pag-evaluate ng mga physical files sa ating workspace, kaya agad nating bawasan ang posibleng added clutter na meron tayo dahil malalaman natin kung ano lang talaga yung mga bagay na ginagamit natin. Pero dapat din malaman natin na ang pagiging disorganized ng ating physical files ay hindi limited sa pagiging cluttered o visually magulo tignan ng ating desks. Minsan, pwede rin yung information na laman ng notes natin, kahit gaano kaganda pa yon, pwedeng maging halo-halo at mahirap balik-balikan. Kaya naman, yung taguan natin ng mga printouts, maaaring mukhang organized pero hindi nakaklassify ng maayos. Dahil dito, hindi natin kaagad nakikita ang hinahanap natin, causing us to mindlessly go through our things and make an even bigger mess in our workspace. Ito yung mga maliliit na bagay na kala natin ay walang epekto sa atin, pero magkakaroon ito ng snowball effect at ang laking waste of time and effort. Kaya kapag na-address at na-organize natin ang ating physical files, ay talagang malaki ang tulong sa buhay natin bilang mga estudyante. Isang tip na mabibigay ko sa inyo ay ang paghiwalay ng mga files nyo ayon sa subjects nyo. Siguraduhin may sarili-sarili silang compartment sa folder o kaya hiwa-hiwalay na notebook. Kunwari itong folder na to. Sa math subject ko to at lahat ng papers at materials na related sa subject na to, ay dito ko nilalagay. Pero meron din akong general folder kung saan ko nilalagay ang mga bagay tulad ng yellow pad, index cards, at iba pang mga ginagamit sa lahat ng subjects. Maliit na bagay lang to pero sobrang mapapadali at mapapabilis talaga ang paghanap natin ng ating mga kinakailangan at mas nakaka-focus tayo sa pag-aaral. Ako si Lisa ng Invested Philippines, kasama mo sa paglaban.